Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa International League, dahil sa Team All-Star, napanghinaan si Rukawa ng loob sa laban. Dahil nagagawa ng Team All-Star na maistila ng bola si Rukawa at magbintis ang tira nito. Ngunit, hindi pa paik si Sakuragi na panghinaan ng loob si Rukawa. Kaya naman, binigyan niya ito ng rason upang makabawi si Rukawa at bumalik ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili. At dito na nagtatapos ang Chapter 40 ng International League. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan. Isa nga ba itong fanmade o di naman kaya, kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk. Sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 15 ng International League. Kinakawawa nga ng Team All-Star itong si Rukawa na naging dahilan upang mawalan ito ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Ngunit, dahil sa ginawang paso ni Sakuragi, muling nabuhayan ang loob itong si Rukawa. At muling nagbalik ang tiwala nito sa kanyang sarili na naging dahilan upang makagawa ito ng puntos at maibaba sa 2 puntos ang kalamangan ng Team All-Star sa kanila na labis na ikinatuwa ng buong manonood pati ang mga tropa ng Shouko. Ayan na naman ang connection nila Sakuragi at Rukawa! Ang 2 gunggong na hindi mag-iiwanan basta larong basket walang usapan! Ang 2 gunggong na papalakasin ng isa't isa kapag nakikita nilang nawawalan ito ng kumpiyansa sa kanilang sarili! Napakahusay niyo talaga Sakuragi at Rukawa! Kayo talaga ang monster duo ng show ko! Tamang-tama nga talaga ang binansag na titulo sa inyo! Mr. MVP at Mr. Mythical 5 ng Winter Tournament! Ang 2 manlalaro na nagpanalo sa kupunan ng Kanagawa! Ngayon, humanda na kayo Team All-Star! Dahil muling magbabalik ang monster duo ng show ko! Ang monster duo na hindi maaawat ng kahit na sino man! Yan ang sigaw ng mga tropa ng show ko, na talaga namang sobrang tuwa! At ipinagmamalaki ang 2 tropa nila na kahit minsan hindi magkasundo. Sa kabilang banda naman, itong mga tagahanga ng Team All-Star ng Japan ay napatayo sa kanilang kinauupuan. Hindi dahil sa pagkamangha sa ginawa ni Rukawa, kundi sa ginawa ni Sakuragi sa 3 manlalaro ng Team All-Star. Grabe! Ang tindi na may pulang buhok na ito! Hindi mo lang siya nagawang pigilan ng 3 manlalaro ng All-Star Team at nagawa pa nitong maipasa ang bola sa depensa nila! Grabe! Napakahusay na may pulang buhok na ito! Kanina, nakadalawang back-to-back slam dunk siya! Tapos ngayon naman, nakagawa siya ng isang napakahusay na assist sa kanyang kakampi! Nakahanga ang may pulang buhok na ito! Karapat-dapat nga talaga siyang maisama sa Mythical 5 ng Winter Cup! Nakakabanga siya! Yan ang usapan ng mga tagahanga ng Team All-Star! Sa kabilang banda naman, hawak na ng Team All-Star ang bola at tinadala na ito ni Fukuda papunta sa kanilang basket. Nabigla itong napabulong sa kanyang sarili at talaga namang napansin ito na nanggigigil itong si Rukawa. Mukhang gigil na gigil itong si Rukawa. Ito ang magandang pagkakataon upang samantalahin na makapunto sa kanila at ito din ang magiging dahilan upang mailabas ko ang aking tunay na laro. Ngayon, mukhang magseseryoso na itong si Rukawa. Kaya naman, kailangan ko magseryoso din ng todo. Hindi ako pwedeng magpatalo kay Rukawa. Sayang naman ang ilang buwan na pag-e-ensayo namin ni Sendo. Kung hindi ko din naman masasabayan itong si Rukawa. Ngayon, humanda ka na Rukawa. Dahil sasabayan kita sa abot ng aking mga kaya. At alam kong hindi ako karapat-dapat na maisama sa Ligang International League. Dahil alam kong hindi pa sapat ang aking lakas para lumahok sa ligang mataas na yan. Pero kahit na ganun pa man, gusto kong may maiambag sa kupunan ninyo. Kaya naman Rukawa, sa abot ng aking mga kaya, pipilitin kitang mailabas ang lahat ng potensyal mo sa laban na ito upang maging handa kayo sa inyong sasalian na liga. Yan ang sabi ni Fukuda sa kanyang sarili na talaga namang gustong tulungan ang kupunan ng Shouko na mas lalong lumakas. Ngunit, sa kabila ng pagtulong na gagawin nito, gusto niya pa ding durugin itong si Rukawa at Sakuragi. Kaya naman, hindi pa din maiaalis sa kanyang isipan ang salitang tatalunin niya sila Rukawa at Sakuragi sa laban na ito. Sa kabilang banda naman, hawak na nga ni Fukuda ang bola at dinadala niya na ito papunta sa kanilang basket. Team, humanda kayo! Dahil gagawa tayo ng puntos! Ngayon, tumingin na kayo sa akin, lalong-lalo na sa bola! Yan ang sigaw ni Fukuda
Sabay dribble ng bola, tinatake na ang depensa ni Rukawa. Habang itong si Rukawa naman ay agad na hinanda ang kanyang sarili upang depensahan itong si Fukuda. Nabiglang napangiti si Fukuda. Sabay nolukpas ng bola papunta kay Kishimoto. At nang hawak na ni Kishimoto ang bola, agad naman itong tumalo na takmang gagawa ng isang jump shot. Ngunit, isang panlilin lang nang pala ang ginagawa nila. At itong si Kishimoto ay isang digoy lamang sa pagkakataon na ito. Dahil ang totoong plano nila ay si Masashi ang gagawa ng puntos. Kaya naman, itong si Kishimoto ay agad na ipinasa ang bola papunta dito kay Masashi. At nang hawak na ni Masashi ang bola, agad naman itong binantayan ni Akagi. Nabiglang nag-spin moves itong si Masashi. Sabay bunggo sa bewang ni Akagi. Sabay talon na takmang gagawa ng isang slam dunk. Habang itong si Akagi naman ay napabulong sa kanyang sarili. Aba, balak mo pa akong gulangan Masashi ah. Pwes, hindi yan tatalab sa akin. Dahil sinanay ko ang aking katawan upang makayanan ng mga ganyang pagbangga sa akin. Ngayon, sisiguraduhin ko na mapipigilan kita. Yan ang sabi ni Akagi sa kanyang sarili. Sabay pihit ng kanyang katawan. At tumalo ng mataas at sinabayan nito si Masashi sa itaas. Huli ka Masashi! Hindi mo magagawa ang binabalak mo na yan! Basang-basa ko na ang galaw mo na yan! Ngayon, ito na! Ito na ang bawi ko para sa ginawa mo kay Rukawa! Ikaw naman ang susupalpalin ko! Yan ang sigaw ni Akagi. Habang itong si Masashi naman ay talaga namang nagulat sa ginawa ni Akagi sa kanya. Dahil na nga sa hindi nito akalain, makakabawi agad itong si Akagi sa ginawa niyang pagbangga sa bewang nito. Ano? Nagawa niya pa akong abulin? Binangga ko na ang bewang niya. Pero nagawa niya pa din ako maabutan dito. Patay na. Wala na akong kawala sa kanya. At siguradong supalpal na ako dito. Yan ang sabi ni Masashi sa kanyang sarili. Nabiglang sumigaw si Maki. Masashi! Ipasa mo ang bola dali! Ako na ang bahalang tumapos sa posisyon na ito. Yan ang sigaw ni Maki. Ngunit, huli na ang lahat. Dahil na nga sa mabilis na nasupalpal ni Akagi ang bola sa mismong kamay ni Masashi. At ang bolang nasupalpal ni Akagi ay tumilapon nga papalayo sa kanila. Shouko! Ang bola! Habulin niyo dali! Huwag niyong hayaan na makuha ito ng Team All Star! Yan ang sigaw ni Ayako. Team All Star! Kunin niyo ang bola dali! Harangan niyo si Sakuragi upang hindi niya makuha ang bola! Bilisan niyo Team All Star! Huwag niyong hayaan na makuha ni Sakuragi ito! Yan naman ang sigaw ni Coach Tomoto. Habang ang mga manlilaro ng Team All-Star ay agad na nilingon si Sakuragi upang pigilan ito sa pagtakbo. Ngunit, laking gulat nila dahil wala na sa ilalim ng basket itong si Sakuragi. At nang pagtingin nila sa bola, nakita nila si Sakuragi na hawak-hawak ang bolang nasa palpal ni Akagi. Ano? Ang bilis! Ang bilis naman ng Sakuragi na ito! Para siyang kidlat na napunta agad doon! Grabe! Sobrang bilis talaga! Yan ang sabi ni Maki na talaga namang gulat na gulat. Habang itong si Sakuragi naman ay hawak na nga ang bola at dinadala niya na ito papunta sa kanilang basket. Mga kasama, bilisan niyo! Tumakbo na kayo para sa fast break! Kukunin natin ang kalamaan sa kanila! Ngayon, humanda na sila! Dahil tayo naman ang tatambak sa kanila! Yan ang sigaw ni Sakuragi habang idinidribble ng mabilis ang bola at nang malapit na ito sa kanilang basket, agad naman itong tumalo na takmang gagawa ng isang slam dunk. Habang itong si Koguri naman ay napatayo sa kanyang kinauupuan. Yan! Yan na naman ang slam dunk ni Sakuragi! Siguradong puntos na naman ito para sa atin! Wala nang makakapigil pa sa kanya dito! Nice one Sakuragi! Magandang iyong ipinapakita dito! Yan ang sabi ni Koguri nang biglang nagulat ang buong manonood. Kahit pa ang mga manlalaro ng Shouko. Dahil sa biglang sumulpot si Fukuda sa likuran ni Sakuragi. Sabay sinupalpal ito ng sobrang lakas. At ang bolang nasupalpal ni Fukuda ay tumama nga sa board ng Shouko at nag-bounce ito papunta kay Maki. O ano? Isang supalpal ang naabot ng may pulang buhok doon sa manlalaro ng Team All-Star na kulot. Grabe! Ang bilis niya din palang maglaro! Hindi ka pa nipaniwala! Nagawa niyang maabutan itong may pulang buhok at nagawa niya pa itong masupalpal ng napakalakas. Mukha may kaharap na itong may pulang buhok pagdating sa pagtalo ng mataas ha. Pero bakit kaya hindi nila ito pinaglaro noong Winter Cup? Gayun na magkasing taas lang pala silang tumalo na may pulang buhok na ito. Hindi mo ba nabalitaan na may injury itong natamo noong Winter Tournament? Kaya naman, hindi siya nakapaglaro doon. Ngayon, na nakakapaglaro na siya ulit, dito na natin siya masasaksihan nung maglaro ng todo. At mukhang maibubuga nga talaga siya dahil nagagawa niyang makasabay kay Rukawa at sa may pulang buhok na yan. Mahusay din pala ang kulot na yan. Yan ang sabi ng mga mananood.
Habang ang bolang nasa palpal ni Fukuda ay tumilapo na nga papunta kay Maki. At nang hawak na ni Maki ang bola, agad niya naman ito i-dribble papunta sa kanilang basket. Para sa isang pass break at para sa isang counter na opensa. Nang bigla niyang ipinasa ang bola papunta dito kay Jean. At nang hawak na ni Jean ang bola, agad naman itong tumalon at tumira ng isang napakalayong tres. At dahil sa bilis ng pangyayari at sa bilis ng pasa ni Maki at sa gulat na ginawa ni Fukuda nang sinubalpal nito si Sakuragi, ang mga manlilaro ng Shouko ay hindi agad nakareact sa opensa ng Team All-Star. Kaya naman, nalibre na itong si Jean at nagawa niyang maipasok ang kanyang tres sa kanilang basket na naging dahilan upang maitaas na nila ang kalamaan sa Shouko. At ang buong fans ng Team All-Star ay labis na nasisiyahan dahil na nga sa natatambakan na ng Team All-Star ang kupunan ng Shouko. At dito na nagtatapos ang Chapter 15 ng International League. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa natin subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganana kung gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.